dalangin ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mo nga lang sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila okay, magandang umaga sa inyo, mga ginigilaw ng mga taga-subaybay. Narito po muli, kami po'y bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga. At muli ay nagpapanya samantalang muling sumasapit ang umagang ito, na ito po ay takdang oras na tayo nagsama-sama sa isang morning devotional. Kaya po kami po'y muli nagpapanya. Gugulin po muli natin ang isang oras kalahati na pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kaya nga, saan manda po kayo naroon ngayon, aming pong inaasahan, muli po natin gugugulin ang atin pong isang oras kalahati sa pagbubulay ng kanyang salita ngayong umaga. Ngayon po, atin pong welcome ating mga kasama dito po sa stream. Welcome po natin ang ating host, Pastor Juby Estrada. Good morning sa iyo.
kayo bumati sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Pastor Porto. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay Friday. Ano po, araw ng paghahanda. Ayan. So sana po tayo ay nasa mabuting kalagayan at umaasa tayo na wala ba akong sound, friend? Hello, naririnig mo ba ako, Pastor? Meron, natatindi ako maring Pastor Porto. Okay, so welcome po sa ating morning devotional at umaasa po tayo na tayong lahat ay mabusog sa salita po ng ating Panginoon. Pastor Porto, balik sa iyo. Okay, thank you so much Pastor Jube sa iyong presensya ngayong umaga at sa ating mahal na Diyos na patuloy nagbibigay ng ganitong pribilyo na tayo magsama-sama sa isang layunin patuloy na makaugnay sa ating mahal na Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang banal na salita at pananalangin. Ngayon po ay atin pong i-welcome din ang atin pong tagapagsalin para sa kapakanan ng mga DIF. Atin pong i-welcome, Ma'am Lina Parduzzo. Good morning sa iyo, Ma'am, at kay bumati sa ating mga taga-subaybay sa umaga ito. Good morning po ulit sa ating lahat. Happy Preparation Day. Thank you. Wala? Hindi rinig? Meron po. Pakinig po. Baka si Pastor ang may problema. Okay. Thank you so much, Ma'am Lina, sa patuloy na kasiglahan sa umagang ito na kung saan ay kayo ay patuloy na nakatalaga sa ministeryo ng Hope and Love para naman patuloy maabot ang ating mga kaibigan, mga kapatid na din. Welcome din po natin ang ating admin, Brother Joseph Pasamba. Good morning sa iyo. Bumati ka sa ating mga taga-subaybay sa umaga nito. Heto na. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. May pagkakataon muli tayong araw po ng Friday, no? Araw ng Friday, purihin po natin ang ating Panginoon. Binabati ko po kayo ng magandang, magandang umaga. Okay. Thank you so much, Brother Joseph. Talagang nakadilaw tayo ngayon pareho, ha? At mukha na. May nakapula rin, may nakapula. Magandang pangitain pag nakadilaw, ano? Mayroong maganda pulangan at mayroong dilawan. Okay? So tuloy-tuloy po tayo at diyan na sinasin patulayan. Ito pinasasalamat sa ating mahal na Diyos ay ang kanya pong kabutihan na siya nagpapadala ng kanyang mensahero sa tuwing dumarating na umaga. Kaya nga sa umaga ito, muli po natin ipagpasalamat. Siya po ay may kanyang mensaherong gagamitin. Andiyan na ba siya, Pastor Jube? Andiyan na sila. Andiyan na siya. Naririnig okay, ba kami? So welcome po natin. Sir, hello, good morning. Morning po. Morning po. Okay na tayo. Kikita ka. Ay, kita ko? Ay, sorry. Mati na kayo, sir. Mati kayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa ating lahat na nakikinig sa palatuntunan ito, Hope and Love. Saan man kayong dako, dito sa ating South Central Luzon Conference o kung saan man kayong dako sa daigdig. Good morning po. Good morning. Napakagandang araw dito sa amin ngayong umaga. Medyo malamig ang sikat ng araw. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, sa ating devotional, napakaganda. Today is October 22. Ang tawag, words of approval.
Alam ninyo ang words of approval ay isang hinahanap kahit na isang maliit na bata. Kung pupunta sa iyo, halimbawa sa akin, Papa, ano ang ganito? Di ba okay to? They always want words of approval. Okay ba? Yes, sir. Introduction lang tayo, sir. Okay. Introduction lang pala. Okay, I thought we're late. Okay, anyway, good morning sa ating lahat. Okay, thank you so much, sir, sa iyong pag-unlock po sa panyaya ng love. At salamat sa ating mga Diyos at sa ating tagal na maayos dito ng linya. Pastor, meron isang monitor na naka-open, Pastor Porto. Ano po, na may paso kayo. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa umaga ito at ating pakikinggan po ang panalangin na ipagkakaloob po sa atin ng ating kasama, si Brother Joseph Pasamba. At manalangin, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puspusin kami ng Banal na Espiritu, itago kami sa inyong mga aral, mga turo, kayo magpahayag sa buhay namin ng kagalakan at kapayapaan ang sagsumaamin sa aming pag-aaral, higit sa lahat na guide nyo kami sa aming mga pag-aaralan at higit sa lahat, patuloy kami matuto sa inyong mga salita. Salamat po sa bagong buhay, bagong kalakasan na aming naranasan ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. For quite a long time, love I tried to find.
ang lingkod po ng Panginoon na kanyang gagamitin upang ihayag ang kanyang mensahe ngayong umaga. Isang masiglang anak ng Diyos. Po, sa Kuya King na kasama doon po sa Adventist University of the Philippines, dati po PUC, ano po, sa Master Guide Master Guide Club ng EUP. At nakita ko po ang kanyang kasiglahan sa mga paglilingkod, mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan. At sa kasalukuyan po, siya po ay naglilingkod bilang Deputy Director ng atin pong Adventist Community Services ng South Central Luzon Conference. Welcome po natin, Sir Lumer Batulayan. Good morning, sir, at iyo ang panahon sa umagang ito. Ating hope and love. Gusto kong pasalamatan ang mag-asawang Danny at Annalyn Fiecas sa tulong nila alas 12 pagkagabi noong aming sinusubukang pagganahin ang aming mga gadgets. Ngunit sa tulong nila ngayong umaga, this has been possible. So, ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay pinamagatang Words of Approval. Napakaganda dahil ang words of approval ay palagi nating minimithi. Lalo na sa mga bata ay sabay kalabit sa iyo o hila sa iyo, ipapakita ang isang bagay o itatanong sa iyo, okay ba to? Ang palagi nilang gusto, ayos yan. Okay yan. You're doing good. Parang ganon. That's the best. So, tuwang-tuwa, mga bata. Ganon din ang kung tayo'y nasa trabaho na. Ang gusto talaga natin na talagang pupurihin, sasangayuan yung ating ginagawa o sinasabi ng ating mga pinuno o ating boss. Ako rin, yun ang aking sinasabi palagi sa mga aking inaanak sa kasal, ang number one, na dapat ang iyong biyanan, ay talagang ikaw ay gustong-gusto, ikaw ay talagang sinasang-ayunan, always approve of, at kung maari, ikaw ang kanilang pinaka-the best na manugang. Words of approval is very important. Ang teksto, matatagpuan natin sa Matthew 25:23, well done, good and faithful servant. Those are words of approval. Enter into the joy of your Lord. Ibig sabihin, may approval na, at dahil approve na approve ka, merong gantimpala. Okay? At you have to enter into the joy of your Lord. Ang sinasabi sa ating devotional, which is found in Desire of Ages, dito na lahat tayo, okay, na naisilang sa makalangit na tahanan ay mga magkakapatid sa Panginoon. At bilang magkakapatid, ang sinasabi niya dito, ang pagmamahal ng Diyos, siya ang binds us together. Ito siya ang pinaka-importanting elemento. Christ love. Baging isang membro ng isang pamilya. Tayong lahat. Mga naisilang sa makalangit na tahanan ang sinasabi dito. At dito natatagpuan sa atin, okay, ang pagmamahal ng Diyos sa relasyon natin sa isa't isa. At sinasabi niya dito sa 1 John 4:7, everyone that loveth is born of God and knoweth God.
So, napakahalaga ang ideya dito na tayo ay isang pamilya. At nasa atin ang pagmamahal ng Diyos. The most important thing, ingredients, ito yung glue. Upang tayo lahat ay nagkadikit-dikit, ay ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit, paano ito? Paano yung mga ibang tao na hindi man sila, palagay ko, ating mga kasama, especially in the Seventh-day Adventist faith? Paano sila? Ang sabi dito sa atin, na tandaan natin na ang pagmamahal ng Diyos ay walang tinatangi. Okay? It's not restricted to any class, ang sabi niya dito. At sa totoo lang, ang lahat, okay, lahat na naisilang na mga anak, dito sinasabi niya ni Adan, eh tayo, wala naman ibang taong naisilang o wala naman ibang pinanggalingan kundi kay Dan. Ay dapat, sabi niya dito, ay membro rin sa makalangit na tahanan. So, hindi pinag-uusapan dito, reliyon lang. Ngunit tayo lahat, no, every one is a child of humanity, ang sabi niya dito. At hindi natin dapat tingnan na iba tayo or paborito tayo or mas lamang tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi tayo lahat ay anak ng Diyos. Napakahalaga. Minsan kasi nagsasabi tayo na ay kami lang yon, para lang sa amin ito. Ang langit ay para lang daw sa atin. Hindi po. Hindi po totoo yun. Kasi ang sabi ng Panginoon, or ang sabi ni Ellen White, marami sa mga anak ng Diyos sa panahon ng hukuman ay hindi naman sila nakakaintindi kung ano yung theology. Okay? Ano yung mga aral na meron. Ngunit, kanilang chinicherish, ano ba sa Tagalog yung chinicherish? Pinapahalagahan ang mga prinsipyo ng Diyos. Yun ang importante. At sila ay tinatawag dito, ignorante man sila sa sinasabing Ten Commandments o law. Ngunit, napag-alaman nila ito sa kalikasan o sa tamang panggagawin nila, siguro sa kanilang mga ninuno pa, at they have done what the law required. Ano ba ang hinahanap ng kautusan? Ginawa nila yon. At ito naging ang ebidensya nila na nandun sa kanila ang banal na spirito, na sila ay sinusubaybayan o ginigiyahan ng banal na spirito dahil nakikita sa kanilang gawa. At anong gawa yon? Ang pagmamahalan sa isa't isa. So, darating ang araw, sa panahon ng hukuman, ang sabi ni Ellen White, marami ang masusurpresa at masisiyahan, lalo na yung mga hindi umaasang sila ay maging kabahagi ng langit na tahanan, kung sasabihin sa kanila ng Diyos yung napakandang salita, no? Dahil ginawa mo ito sa mga nakakaliit sa iyo, mga kapatid, ginawa mo rin ito para sa akin. Yun yung mga salita, ginawa mo rin ito para sa akin. Pag ginawa mo para sa kanya at natuwa ang Panginoon, it's the words of approval na meron tayo. So dito, sa aking pagbabasa, nung nabasa ko ito some time ago, sabi ko, napakagandang tsansa pala ni Mother Teresa. She has done so good in the streets, alleys of Calcutta. Napakagandang ginawa niya. Marami rin akong naging kaibigan na mga Buddhist monk. At ang ganda rin ng mga ginagawa nila sa kapwa nila. So,
it's not ang importante para sa atin ngayong umaga is that it's not the theology that we have. In that just following every letter of the law or knowing it. But ang importante, doing what the law requires. At ano yun? To love one another. To love our fellow men. At tanda natin, ang fellow men, hindi kapwa natin sa pananampalataya lang. Kung hindi lahat, kahit sino. Even, ang sabi ni Ellen White dito, even those that sin, even those na anlaki ng kanilang pagkakamali sa buhay, they are our brothers and our sisters. Napakahalaga yun. At when we do good to them, no, ang sabi niya dito, every act of mercy na ginawa natin, lalo na sa mga taong naligaw sa landas. Sabi niya, anuman ang ginawa natin sa kanilang kabutihan, ito'y ginawa natin alang-alang sa kanya. And this is very much approved of the Lord. So ito ang maiksing aking pagkaintindi sa ating devotional ngayong umaga. If we would seek the Lord's approval, we will always do good to those, especially the least of our brethren. We appreciate our pastors. We appreciate our leaders. We appreciate our church officers. But when we love even the least, the sinners of all, we get the approval of the Lord. At napakasarap kung sabihin niya, enter into the joy of the Lord. The Lord bless us this morning. Okay, thank you so much, sir, sa iyong napakagandang mensahe niya, iyong ginampanan sa umagang ito. Pastor, excuse, merong nag-e-echo. Meron sigurong isang gadget na naka-open. Okay na po, Pastor. Na ano na. Okay po, okay. Sige po, Pastor. Yeah. Okay, so thank you so much, Sir Batulayan, sa iyong ginampanan sa umagang ito. Na magandang devotional ay iyong naihayag sa umagang ito ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. At tayo dadako po sa ating mga refleksyon, ating pakinggan si Brother Joseph. Sakto, matamis, pagmahal yung aking narinig. Kamusta po? Yan po si Sir Batulayan ay yan po isa ko pong lagi nakakausap sa AUP. Naroon pa ako sa AUP. Yan po ay isa naging advisor ko. Yan, advisor ko po yan. Yan po, pag po yan ang nagsasalita sa AUP talaga, ako'y nakikinig talaga sapagkat yung kanyang salita ay malaman. Kasi ako po'y mahilig. Lalo pag naririnig kong mga nagsasalita ay malalaman yung kanilang sinasabi, ay ako po ay tagus sa puso ko po talaga yan. Ako po ay talaga napakapihikan ako makinig talaga sa ilob ng AUP yung mga time na yon, sapagkat ako po ay uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Dumating ako sa AUP, working student po ako. Naghahanap po ako. Wala akong kasama, wala akong tinatawag, wala akong parents doon, wala akong mga kamag-anak. Kita ko, kailangan kong maging malakas ang loob para makapagtapos ng pag-aaral. Yun nasa isip ko. Talagang kahit nalilipasan ako ng kain, panay trabaho pa rin ang aking ginagawa, ay isang paraan ng Diyos na tayo ay magpagamit sa Kanya. Sabi ko, anong gagawin ko sa mundong ito? Pag ako hindi mag-aral, pag ako nag-aral pala, nakakapagod din. Pag ako naman hindi nag-aral, nakakapagod din. Amat hindi ano? Ano kong gagawin ko? Mag-aaral na lang. At least kahit pa paano ay ang naranasan ko ay yung dati ay janitor. Kung ikaw ay man ay janitor, 5 years. Kung pag nag-aral ka, hindi ka ng janitor. After 5 years, no? Pastor na. Mag-aral kaya ako. Okay ako. Katapos nakikita ko yan si Pastor Batulayan sa ano. Galing niya talaga mag-ano, mamahala sa mga, di ba, sa mga ARN mabuhay yan, Pastor? ARN, no?
Sabi ko, pagkatapos yung worker ni Pastor, lahat ay nakakausap ko. Okay daw si Pastor. Si Pastor Batulay. Sabi ko, yan, nakikinig ako sa kanya mga salita. Pag siya nagsasalita, lalo sa kap. At ang dinidiin dito ay sinabi ni Sir Batulayan na yung tinatawag na dito yung infinite love, yung walang hanggang pag-ibig. Yung pag-ibig dito, ma-recognize natin, higit sa lahat, minsan nakala natin mahirap madali mag-leader, no? Kailangan din nila ng baka naman dyan ka tinatamad, walang appreciation o walang recognize. Diyan minsan, no? Kailangan din nilang mayroon din tinatawag na ma-encourage natin yung mga leader natin. Okay, kaya mo yan, push mo yan. Hindi yung sasabihan natin nako, yan naman sa una lang magaling at baka kung puro salita lang. Hindi po yun ang gusto ng nais ng ating Panginoon. Nilagay po sila doon, tinalaga. Kasi meron silang tungkulin na pinatong ng ating Panginoon. Kasi pumunta kayo sa Biblia, kahit pumunta kayo sa Biblia, maraming naninira sa ating Panginoon. Huwag tayo makasama doon sa mga naninira. Sapagkat nakikita na lang Panginoon natin ay gawa ng gawa sa ministry, napapagod din yun. Di ba? Napapagod. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, yung magkameron tayo ng ma-inlove tayo, matouch tayo ng Holy Spirit. Kasi kahit inaaway ka, pero pag nasa iyong Panginoon, piling mo kakampi mo siya. Di ba? Piling kakampi mo siya. Pero pag malayo ka sa Panginoon, piling mo talaga lahat kaaway mo. Yun lagi pong, lalo pag may pride ka, feeling mo lahat talaga na nasa paligid mo, kaaway mo. At namimili ka lamang kung sino yung lagi nagbibigay sa iyo ng mga, i-appreciate ka lang. Yun lang yung iyong tinutulungan. Na nakita doon natin yung ating devotional ngayon ay magtiwala tayo at magtapat tayo sa maliliit na bagay. Pagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon, lalo na doon sa mga malalaking bagay din. Mas pinahahalaga ng Panginoon lalo yung ating seryosong puso at may katotohanan tayo naglilingkod sa Kanya. Kaysa marami ka namang alam, hindi ka naman seryoso sa Panginoon, wala din yun, useless. Marami kang kilala ka, lalo dito sa internet, sa media ministry, kilalang kilala tayo. Ngunit, hindi naman tayo pagdating na sa loob ng tahanan, ay mas kilala pa tayo ni Mrs. natin kung ano ugali natin. dapat mas makilala tayo na si Jesus Christ lang talaga yung nasa ating buhay. Susunod na talaga yung mga taong nasa paligid natin. Hindi lang po, Pastor. Okay, thank you so much, Brother Joseph. Ayun ang mga magandang reflections sa umagang ito. At ang ating tagapagsalin, si Ma'am Lina, atin din pakitinggan yung kanyang may babahagi sa umagang ito buhat sa ating pinakinggang mensahe. Ayan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ako po ay natutuwa na muli ay another worker of God na naman po yung ating na-meet. At dati ay hindi ko sila mga kakilala. Wala akong mga kakilala diyan sa SCLC. Ano? And then, sabi nga po yung ating title is God's Approval. Isang malaking kagalakan po sa atin kapag po tayo ay na-appreciate, diba? Kapag ka tayo ay nagtatrabaho or kaya po, ako po as a teacher, pag ako ay nag-attend ng isang seminar and then pagdating doon sa mga output na maganda yung aking na-submit and then yung facilitator ay pinupuri, napakasarap po. Sarap nating paanuhan. At tapos ay later ay pagka sasabihin nila kapag hindi daw po maganda yung output ay walang certificate. And then later, magkakaroon tayo tanggap tayo ng certificate, nakalagay pa doon ay certificate of recognition, certificate of appreciation, gano'n, no? Kaya po is merit of recognition. Di ba ang sarap po? Dito pa lang po yun sa lupa. How much more kapag po ang Panginoon ang nag-approve sa atin? Tapos yung nasabi din po kanina ni Sir Batulayan na yung mga Hinduism, gumagawa sila ng mga kabutihan sa kapwa. Si Mother Teresa gumagawa ng kabutihan sa mga kapwa. Isang napakagandang bagay po. Pero ang tanong po, pwede din naman po natin gawin yon. Pwede din po tayong, kapag po tayo ay may perang marami, ay pwede din natin pakainin kahit yung mga stepchildren. Pero ang tanong po, nasa atin ba si Kristo? So kailangan po, yung sabi nga po, yung pananampalataya daw po ay dapat ay kasama ng
gawa. Hindi daw po pwedeng gawa lang. O hindi pwedeng pananampalataya lang para magkaroon tayo ng God's approval. Dapat po, magkasama po itong pananampalataya at yung ating gawa. At isang malaking bagay po na ating minimiti bilang tayo ay mga Adventists, mga chosen people, na kapag po tayo ay dumating na doon sa langit na bayan, ay matatanggap natin yung God's approval at tayo po ay ibigyan ng crown of life. Thank you po. Sana inakuha niyo yung aking gustong sabihin. Salamat po sa lahat. Okay, thank you so much, Ma'am Lina. Sa iyo rin namang magandang refleksyon sa umaga ito. At ating pakikinggan ang ating co-host, si Pastor Jube, sa kanyang may babahagi. Salamat, Pastor Porto. Salamat kay Coach Leomer. Yan, mas kilala po namin yan sa tawag na coach. Talaga pong saludo po ako dyan kay Sir. Talagang tama yung sabi ni Joses. Kung si Sir ay a man of siguro hindi few words, many words, pero talagang marami ka pong matutunan dyan, lalo na pag may kinalaman sa gawain at paglilingkod. At pagka kami po nagkita dyan sa South Central, ang lagi niyang paglapit sa akin ay mga gawain, lalo po yung mga paglilingkod, kasi lalo't siya po ay sa Adventist Community Services. At napakarami niyang mga panukala, mga project na idalangin natin ito po'y mangyari. Tama-tama po, palagay ko pinili talaga ni Sir itong topic na ito ngayong umaga. At medyo nagkaroon pa ng counting challenge, ano? Kala namin, Coach, ay hindi ka makakapasok. So, salamat. So, ito pong ating devotional. Huwag po nating kakalimutan, related pa rin po ito doon sa Sanctuary Doctrine. Ano po, yung judgment na huling bahaging ito, na yung po'y may ibibigay na reward ang Panginoong Jesus, at bagaman ang kaligtasan ay hindi nakabase sa ating mga gawa, pero pagdating po sa judgment, ang basihan ay yung Ten Commandments, pero nakarecord po ang ating mga gawa. Kaya dito, ipinapakita na tayo pong lahat ay mga lingkod ng Panginoon. At ang inaasahan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga manggagawa ay ano? Dapat mabuti at tapat. Kaya yung word pong good, ay dun po may papakita. So hindi po pwedeng pagkay mabuti ay sa salita lamang. Dapat po mag-reflect ito sa ating action. At ano ba ang mabubuting gawa? Yung po yung ibigin natin ang kapwa natin. At yung pag-ibig ng sa kapwa yun, hindi rin lamang sa ating salita, kundi talagang makikita. Pag may nagugutom, anong iyong kailangan ikay magbigay? At itong pagbibigay pong ito, itong ating paglilingkod, dapat po ang talagang dahilan nito ay dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Sapagkat you can give without love. Ano? Ano? You can love. Ano bang tama doon? Kasi pwede iba, you can love without giving, but you cannot give without, parang ganun yung word na yun na, hindi pwedeng ikaw ay, pwede kang magbigay na walang pero pag ikay nagmamahal, hindi maaring hindi ka magbibigay. Yun po yung motivating factor. Kaya kahit yan po, anumang uri ng tao ang kaharap mo, yan man ay mataas sa estado, yan may mahirap, hindi ka nangingiming makikipaghalubilo sapagkat yan ay iyo ding kapwa. Wala tayong itinatangi. Pantay ang ating pagtingin. Yan ang gusto ng Panginoon. At yun nga, nagbigay ng halimbawa si Sir Leomer, si na Mother Teresa, yung ibang mga kilalang mga philanthropist. Eh, nakakahanga po sila po'y pagdating po sa pagmamahal, sa pagtulong, hindi po pinag-uusapan ang relihiyon o pananampalataya. Ano po? Pagdating po sa bagay na yan, gaano mo ba kamahal ang Diyos at ang iyong kapwa? Kaya nga, nakakapagtaka na yun, binanggit po yung mga Buddhist. Ako'y naglingkod po as missionary sa Japan for 2 years. Pero nakita ko, wala silang kinikilalang Kristo. Pero napakatindi ang kanilang moral, ang kanilang pagiging mabuting tao, matulungin din sila. So, hindi rin po ang pagbibigay dahil ikaw ay maraming pera.
marami pong mga taong maraming pera, umaapaw ang kanilang salapit kasaganaan, pero hindi po sila mapagbigay. So kahit ikaw ay maliit ang tinatangkilik, maliit ang salapi mo, pero kung ikay may pagmamahal at ikay nagbibigay, mas kinikilala po yun ng Panginoon. So yung faithful, ikalawang katangian, yung pagiging tapat natin sa Panginoon. Ang salitang ang tapat, kahit balibaligtarin mo, kahit anong anggulo, siya po ay tapat. So aking nakita na hindi po itatanong ng Diyos sa kanyang pagbabalik, sa kanyang mga lingkod, o ilan ba ang iyong baptism, o ilan ba ang iyong na Bible study, ilan ba ang natayo mong simbahan. Hindi po itatanong ng Panginoon ang bilang. Baka man kailangan ang mga numbers kasi talagang po reporting, for yung po mga pagtala. Tama naman po yon. Pero ang pinakamahalaga po ay hindi quantity but the quality. Kaya nga, pagbabalik ng Panginoon, ang kanya lamang ibibigay na parang commendation or words of approval ay sasabihin niya, well done. Ikay mabuting katiwala, ikay tapat, pumasok ka sa talagang aking kaharian. So yun po ang nakita, mga kapatid, pagdating nawa ng Panginoon sa kanyang malapit ng pagbabalik, masumpungan na yung ating aral, yung ating mga napakinggan na, yung mga doktrina, ay ang kailangan na lamang po yung application. We have to go out from our houses. Ngayon naman medyo nagluluwag na at atin pong ma-exercise ang pananampalatayang ito na mahalin natin ang ating kapwa, ating ipadama ang pagmamahal. Kaya nga, yung ating church may mukha sa komunidad, Adventist Community Services. At pag ginawa natin ito, na talagang ang motivation ay pagmamahal, pagkalinga sa kapwa, alam ng Diyos kung ang ating ginagawang ito ay para po talaga sa Kanya. At we are not after any man's recognition, kundi ito'y pawang pagmamahal sa ating Panginoon. Balik sa iyo, Pastor Porto. Okay, thank you so much, Pastor Jovi, sa iyong magandang refleksyon sa umagang ito. Po, so talagang napakaganda po nitong ating pinag-aralan. At kinakailangan po natin ng pagsang-ayon. Approval. Ano po, parang nababalikan ko tuloy kanina. Sabi ko kay Pastor Jovi, Pastor, papasukin mo na si Sir kasi andyan na. Ngayon, mayroon pa palang kulang. Mayroon pa palang kulang, sabi niya. Friend, hindi ko mapapasok kasi wala siyang kamera. Wala, hindi nakikita yung kanyang mukha at wala pa, hindi pa naayos ang kanyang mic. So, ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid ko, no, anumang gustuin natin na maipasok, no, makapasok tayo pag nasumpungang kulang, hindi pala pwedeng maipasok. Ano po? At nang makumpleto na si Sir, abay, nakita natin, andyan, nakasama po natin, mga minamahal na mga kapatid ko. Ano? So, salamat po sa napakaganda pong mensaheng ito, ano po, mga kapatid ko. At doon ay isa-isa na pong binabanggit sa atin yung ating mga gawa ay tila magtataka po naman tayo. Aba, no, kagaya po nitong atin pong talata po sa umagang ito, ano po, na sinasabi, mabuti at tapat na lipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ano po, at actually, babasahin po natin doon pa sa sumusunod ng mga talata, sa verse 34 po hanggang 40 ay napakaganda po ng atin po makikita. Sabi po roon, no, kahit sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Ano po, pero aprobado, pinapapasok po. No? Pinapapasok po. At ang dahilan po ay sabi roon ay sa verse 35, sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan.
nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan, no? At sasagot po ang mga matuwid na sasabihin, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Natapot ang sabi po sa verse 40. Sasabihin ng hari, tanda ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya nga mga minamahal mga kapatid ko, napakaganda pala nung department na hawak ni Sir Leomer, Adventist Community Services. Now, yung pala ay nakita ko yung kahalagahan nito ngayong umaga, Pastor Jove, ano? Na dapat yung mga Adventista talagang mayroong community services. No, sapagkat pagkatinulungan po natin yung ating komunidad, ay tandaan po natin ang Diyos pala, ha? Ang ating tinulungan, mga minamahal na mga kapatid ko, sapagkat yung ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid ay ginawa mo sa ating mahal na Diyos. No? Kaya pala ako'y nagtataka kay Sir Leomer kagabi. Sa dami-dami ng ginampanan sa mundo, ay sabi sa akin, ipakilala mo ako bilang deputy director ng ACS. Ay, naintindihan ko na. Magaling talaga to si Sir Leomer. Ano? Kaya ibalik na po natin sa kanya para makapag-conclose yun si Sir. Napakaganda pong mensahe nitong ating devotional ngayong umaga. Sige po Sir, conclusion po ninyo. Nakamute si Sir, nakamute. Saan ba ito? Ayos na po, ayos okay na. Okay na, okay na. Okay, napakaganda pakinggan ang ating mga reflections. At sa umagang ito, ang napakahalagang tutukan natin itong words of approval. Mithiin man natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, lalo-lalo na we will be approved of everybody around us. Importante rin. At ang pinakamahigit, approve ka man sa trabaho, approve ka man, lalo kung nagpo-politika ka, approve ka man sa madla. Ang napakahalagang approval na ating pagsikapan ay yung approval ng langit. Approval ng Panginoon. Amen. Importante yun. At sa totoo lang, sinabihan din tayo, binigyan tayo ng clue paano maging approve of God. Sabantalang sinasabi ni Pastor Joby kanina na we are saved by grace through faith. In the faith of Christ Jesus. Kung ating tinanggap yun, napakahalaga. Pero sinabi rin sa kasulatan, faith without work is useless or is dead. Kaya gumawa rin tayo. Kaya nandito tayo sa paggagawa, importanteng paggagawa, hindi dahil upang tayo ay maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas. Ang ating dapat gawin bilang mga anak ng Diyos ay ibahagi, iparating, ipadama ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat kanyang anak. Pag sinabing bawat, lahat ng tao sa mundo, hindi nga lang tao eh, lahat ng kanyang linalang, kahit sa punong kahoy, kahit sa mga pusa't aso, sa mga hayop, dapat kanilang maranasan, they will experience God's love. Ano bang tinatawag natin experience? Kung ito'y nakikita mo, kung ito'y naaamoy mo, kung ito'y naririnig mo, kung ito'y nahihipo mo, nasasalat mo, ito palang pagmamahal. All senses. Kaya hindi tayo mauubusan ng pwedeng gawin. Kaya nga, tayo, pag sinabing total member of, involvement, tayo lahat, we will go kasi kaya natin gawin ang mabuti sa kapwa.
importante masyado sa atin yun. At bilang mga taong of the book, no, ang ating sinusunod ang Biblia, at tayo'y talagang kilala na sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang importante ay pag gumawa tayo, yung bang sinasabi ni Ellen White, yung disinterested benevolence, narinig nyo na ba yun? Yung gumawa tayo dahil meron tayong ibang motibo, hindi maganda yun, hindi yun approved of heaven. Yung disinterested benevolence, ang ibig sabihin nun, mahalin mo yung isang tao dahil minahal siya ng Panginoon, ipadama mo yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi man niya mahal mo dahil gusto mong maging ka-church mo siya o maging Adventist din siya. Eh kung ayaw maging Adventist, hindi mo na siya mamahalin. That's not called disinterested benevolence. Ang ibig sabihin, ang disinterested benevolence, yung gagawa ka hindi dahil may motibo kang ma-convince mo siya na sumanib sa ating reliyon. Hindi. Kundi pure love of God to Him. Bahala ng Panginoon doon. Ang importante, dineliver mo ang kanyang pagmamahal. Kung magbunga man yon, nasa kanya yon. So, sa huling bahagi, kung susundin natin ang kautusan, kasi sa ating ating devotional, sinasabi doon, approve sila ng Panginoon kahit na yung mga hintil o yung mga pagano, ang sinasabi niya dito, because they cherish God's principle. Minahal nila ang mga prinsipyo ng Diyos. Because they have done the things that the law required. Ano bang pinakamahalaga sa kautusan ng Diyos? Tingnan ninyo sa Matthew 22, chapter 22, 37 and 38, no? 39, or hanggang 40 na. Ito ang isang pangyayari na isang pariseo, gusto niyang subukan, magkasubukan sila kay Kristo. Ang tanong ng pariseo dito, Teacher, which command in the law is the most important? Ano ba ang pinakamahalaga sa kautusan? Ito ang sagot ni Jesus. Jesus answered, You must love the Lord your God. You must love Him with all your heart, all your soul, and all your mind. Ibig sabihin, sa buong pagkatao mo, mahalin mo ang Diyos. This is the first and most important command, sabi niya. Pagmamahal sa Diyos, pag minahal mo ang Diyos, talagang approve ka sa ginabara. Pero hindi siya tumigil doon. And the second command is like the first. Ang pangalawang utos doon sa kautusan ay kagaya kasing importante ng una. Anong sinabi na? You must love other people the same as you love yourself. Mahirap na ito. Ang pagmahal natin sa kapwa. At hindi lang kapwa ang mahalin natin. Minsan nakakalimutan natin, mahalin natin yung sarili natin. Nagmahal kang ikapapahamak mo, hindi matutuwa ang Panginoon. Kasi mahalin mo ang kapwa, mahalin mo rin yung sarili mo. So tatlong mamahalin natin ang Diyos, ang kapwa, ang sarili. Tandaan natin ito. Itong sinasabi niya, all the law, all of the law, and the writings of the prophets, take their meaning from these two commands. Kung merong kahalagahan, merong sinasabi, okay, ang mga propeta at ang kautosan, dito nagmumula sa dalawang bagay ito, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, kagaya ng pagmahal natin ang ating sarili. So ngayong umaga, if we like the approval of heaven, let us love the Lord, love our neighbors, love our family, love ourselves. The Lord bless us. Okay, thank you so much, Sir Yomer. Napakaganda pong mensahe na ating sama-samang pinakinggan sa umagang ito. At ngayon, atin pong pakikinggan naman ang mga
reflection buat sa ating comment section. Pastor Jovi. Okay, yan. Salamat po sa ating mga viewers na aktibo pong nagko-comment sa ating chat box. At atin pong tutunghayan ang inyo pong mga magagandang refleksyon. Si Sister Rowena Reyes dyan sa Singapore. Parang gusto niyang paawitin si Ma'am Lina ng lakad sa liwanag. Nagsalita ng Diyos. Parang request ito, Ma'am Lina, sa iyo ni Ma'am Rowena. Iyo daw awitin ito. Dapat po pala naka-record na yan. Sige po, pagbigyan. Ano po, pagbigyan mo po. Sa liwanag ng salita ng Diyos, nang ang pala ay kamping lubos. Kung lalakad tayo, ganap sa pagsunod, tatahal sa atin si Jesus. Magtapat ka, pagkat walang iba, nadaan sa ligaya, kundi pagtalima. Amen. Salamat. Amen. Lina at kay Ma'am Rowena Reyes na paborito palagi kong awit niyan. Brother Joseph, pasuyo itong kay Sister Daling Ugat. Maganda itong kanyang ano, naputol nga lang sa bandang huli. And good morning po. Kay, sabi po ni Sister Daling Ugat, have blessed morning po sa ating lahat. Watching from Kabuyaw, Laguna. Yan. Nabati po namin lahat po ng mga taga Laguna, Kabuyaw. Sa buhay po natin, kahit sobrang dami po ng pagsubok, kapit lang po tayo kay Lord. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na palagi tayong papatnubayan ng Diyos Ama sa langit. Palaging hingin ang gabay niya sa bawat araw at ating buhay. Dahil tayo ay binibigyan ni Lord ng walang hanggang pag-ibig, kaya bawat araw po ang buhay natin ay palaging may himala. Sayang ginagawa sa ating buhay, lahat po ng pinakamataas na papuri at pasalamat sa Diyos. Na. Sa Diyos. Salamat, Sister Daling Ugat at si Emma Husi. Salamat po sa mensahe ngayong umaga, napakaliwanag at ang sarap sa pakiramdam. Dapat mahalin natin kahit di kaibig-ibig. Hindi para maging kapuri-puri sa iba, kundi kapuri-puri sa Panginoon. Si Ma'am Presi Mercado, bumati lang sa atin siya ng good morning sa ating buting mga pastor. Si Maricel Soriano Pascua, dyan sa Singapore. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo'y humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanubat at ito'y ibibigay sa Kanya. Salamat po. Si Pastor Porto, pabasa po itong kay Ma'am Mylin dyan sa UK. Okay, ganito po naman ang sinasabi ni Ma'am Mylin Pardocho-Smith. Buhat po sa ating buhat po sa UK. Ano po? Isang malaking kagalakan po para sa atin mga mananampalataya na marinig sa ating Panginoon ang salitang well done, my child and faithful servant. Pagpapatunay lang po na napagtagumpayan lang po natin ang mga gawain na iniatang sa atin. Okay, thank you so much Ma'am Mylin sa iyong refleksyon sa umaga ito. Ayan, nais ko lang batiin ng mga good morning si Michael Arzaniki. Ayan, good morning, okay, Sir Michael. Good morning sa iyo, Michael. Salamat sa iyong pag-tune in sa ating devotion ngayong umaga. Si Joel Cadao, let love be the motivating factor in every action. At si John Reyes, pwede kang magbigay ng wala kang pag-ibig, ngunit hindi ka makaiibig nang tunay kung wala kang maibibigay. So, kagan din kay Ma'am Noemi Padalyan, you can give without love, but you cannot love without giving. Ayun, parang Tagalog-English version po, ano? Okay, si Daling Ugat, sabi po niya, alam ko pong lahat tayong mga mananampalataya, Adventist man po hindi, basta may pananalig at tapat na sumasampalatay sa Kanya, tiyak pong lahat tayo ay maliligtas, basta tapat at malinis po ang ating puso at wagas ang pagmamahal
sa Diyos Amang lumikha. Amen. Okay. Salamat po. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Meron pa ritong mga nag-comment. Si Brother Ronel Aguilar, huwag na nating hangadin na tayo ay magka-award. O, tama no. Kung mahalaga, makapasok sa puso sa atin ang Diyos sapagkat ito ang ibig ng Ama sa langit. Gusto ko po yung kanyang unang salitang yun. Huwag na po nating hangarin yung magka-award. Okay? Sabi ni Sister Concepcion Parducho, opo, at inaabot po ng Diyos maging mga taong laya na ang likas ay makalangit. Okay? Parang marami si napakasigla ni Sister Daling Ugat. Brother Joseph, ikaw naman ang bumasa. Yan, sabi niya po, mahalin po natin ang ating kapwa, tulungan palagi sa abot ng ating makakaya. Lalong-lalo na po, una nating mahalin ang ating Diyos sa langit ng buong puso at kaluluwa, pati na din po ang ating sarili. Thank you, Lord, to all the blessing to me and my family. Amen. Amen. Si Rosalie Bandaril Noynay Pascual, nanonood po sa atin. Si Ma'am Noemi, Ate Noemi, amen. Salamat sa simple but powerful message at sa mga reflections. We do good not because we want to be recognized, but we do good because we love God and we want to please Him. As it says, action speak louder than words. So, ganda. Salamat, Ate Noemi. Okay. Yan. At mga bumabati, yung ating mga viewers, si Rosalie at si Rose Estrada Roble. Elan, ba? Ito'y aking kamag-anak. Salamat po. Pastor Porto. Okay, ganito po naman ang sinasabi ni Ma'am Lina Cartagena from Thailand. Thank you God and all for this beautiful morning devotional. Once again today is a gift. A sweet words of approval from God that we've learned today. Let us continue to practice to love God in all things, especially in our healthy lifestyle. Our brain must be connected to Him who is able to teach us heavenly behavior. May the Lord help us to prepare our heart today to receive a holy blessing on the Sabbath day. Thank you so much, Ma'am Lenny Cartagena, sa iyong binahagi yan. Salamat po. Yan, nanonood sa atin si Marina Likwanan at si Brother Glenn. Yan, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Si Nanay Lydia, preparation at good morning. Si Jepper, Ma'am Jepper Bato Balonos, morning din po. At si Ma'am Pearl Delatori Paras, Yoli Sehera, yan, bumabati ng good morning. At si Ma'am Lenny, meron din siyang i-share na sabi niya, being disciplined with love and compassion to our fellow human being in all things can help us to let people know that we are serving the true and loving God. May the Holy Spirit continue to guide us. Show your sweet smile to all. God bless all. Salamat po. Okay, so si Ma'am Lenny, hindi ko alam kung siya ang last na nag-reflect, pero dito sa atin pong chat box ay siya po ang pinakahuling nag-comment ng reflection. Okay, hindi ko alam kung si Sir Leomer ay meron pang gustong idagdag sa ating devotional sa mga reflection po natin sapagkat dadako na po tayo sa ating mga prayer request at closing prayer. Mag-open po kayo ng mic, Sir Leomer. Okay. Okay na ba? Opo, naririnig na po. Opo, naririnig okay. Na po. Ang sa akin lang na gustong sabihin, lahat tayo may pero wala. Ang kanina nakaganda, magandang smile in the morning. Try to smile to every people you meet on the way. And it is irresistible. You can smile, they will smile back at you.
Yun ang ating titingnan. Or they will try to think deeper. Why are you smiling at them? Napakagandang pwedeng gawin na to. So, pag sinabi kasi natin sa ating church, I will go, it's the meaning, you will go and make people happy. You will go and make people feel love, lalo na sa panahon ngayon. Everybody would like to be assured that they are loved. And especially, they want to be assured that they are loved by the Lord. Napaka-importante. How can we assure them that the Lord loves them? Because, sabi doon, we love one another. Tayo'y kilalahanin ng Panginoon. Mahalin natin ang kapwa at sino man na nasa ating kapaligiran. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. May pahabol po si Ma'am Noemi, Ate Noemi. Meron po akong karanasan while doing Bible study na dumating na ang paghingi ng desisyon. Ang sabi ko ay, gusto ko ay tanggapin mo si Kristo hindi dahil sa naitulong ko sa iyo, kundi mahal mo siya, hindi nga po sila nagpabaptize. Pero after many years, ay nagkita kami sa isang church at gayon na lamang ang gulat ko, sila ang bumati sa akin. Sila ngayon ay tapat na mananampalataya. Kung pinilit ko sila noon, baka backslider na sila ngayon. Ganda, ano, salamat Ate Noemi sa pag-share ng iyong karanasan yan. Kasi po yung desisyon ng pagtanggap sa Panginoon, lalo na sa bautismo, mas maganda po na talagang galing sa kanila ang kapasyahan, hindi po hinog sa pilit. Okay? Si Lourdes de la Vega, good morning po Pastor Jubian, Pastor Roosevelt Porto at sa lahat po. Okay, so palagay ko tayo ay dadako na sa ating mga prayer requests. Ayan, marami pong mga kahilingan, mga karamdaman, mga suliranin ano, sa relasyon, sa pamilya. Idudulog po nating lahat yan mga kapatid sa panalangin. Si Sir Leomer, ang gamit niyo po ba yung laptop, Sir Leomer? Ino-opo namin yung inyong microphone dahil nagpi-feedback po. Pero you can open your mic po uli. Yeah. Laptop ni Ma'am Annalyn yung gamit ko. Hindi ko gaano na i-operate ito, pero I'll try. Sige po. Ma-check niyo po sa right side. Meron po diyang private chat. Okay. Try this. I-scroll up, scroll down niyo, scroll down niyo. Nandiyan po yung mga prayer request ng ating viewers. Okay. Hindi ko... Hindi po makita. Hindi ko mabuksan. Okay. Hindi ko mabuksan. Sige sir, ganito na lang. I have problem with that. Apo, kayo na po ang pray, general prayer po as closing prayer. At ako na po ang mag-pray sa mga prayer requests. Shall we pray? Yes, sir. Yes, sir. Father God, we thank you for life and for the joy of living. We thank you, dear Lord, for you have taught us how to love, being the God of love and love itself. Today, dear Lord, help us to share that love to people around us. Because we want to be known as your sons and daughters who love our fellow men and who love you truly. Dear Lord, we do this because you have loved us so much and we have learned to love you and love our fellow men. So dear Lord, I ask you that all those of our brethren who are listening today,
be blessed with that love that you have for each one of us. And that love will mushroom all around us today, like the sunshine reaching out every nooks and corner of this world. Forgive us our many sins and keep us from sin against thee, because we ask this in the loving name of Jesus. Amen. Dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo at nais po naming idulog ang lahat po ng kahilingan ng aming mga kapatid ngayon pong umaga. Panginoon, narito amin pong idinadalangin si Sister Mila Malyari na nawa po ay bumaba na ang kanyang kolesterol at maging malusog po ang kanyang pangatawan. Amin ding idinadalangin ng mga magulang ni Ma'am Lysel Dalida, si Pastor June at kanyang maybay si Ma'am Joy Nantes Atun. Panginoon, na naway sa lalong madaling panahon, magkaroon po sila ng kumpletong kagalingan upang manimbalik po ang kanilang kasulusugan. Panginoon, dinadalangin namin si Brother Nelson Ganyola, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong sambayan, ganyan din ang pinansyal. Nadalangin din namin ang kapatid ni Mama Liwanag Piñamante Mercado na si Dalisay Piñamante, na wapoy gumaling siya sa kanyang karamdaman. Akin din pong idinadalangin ang manugang ni Daling Ugat na si Ellen Puyo sa pagsilang po ng kanyang baby. Gabayan mo po siya, Ama, silang dalawa ng kanyang apo, na maging safe po silang palagi. Ganon din, kanyang idinadalangin ang kanyang anak na si Mark Anthony Buban, na nawa po hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay na linisin ang kanyang puso at patnubayan pong palagi. Nadalangin din namin, Panginoon, si Nanay Celia Flores na meron din pong karamdaman, ang kanya rin po nawang kagalingan ang ipagkalob sa kanya. Nadalangin din po namin, Panginoon, si Daniel Swan sa kanyang vaccination ngayon, araw na ito. Sana po maging okay ang lahat at bigyan siya ng mabuting kalusugan, wala pong anumang maging mga side effect. Dalangin din, Panginoon, si Maribo Lagan na siya rin po ay may karamdaman, masakit po ang kanyang tuhod dahil po sa rayoma. Panginoon, aming idinadalangin na nawa ang kagalingan po ang ipagkaloob sa aming kapatid na ito. Akin ding idinadalangin, Panginoon, si Brother Glenn, na nawa po'y ang lubusang kagalingan na ang ipagkalob sa kanya upang siya patuloy pong magagamit sa iyong banal na gawain. Palain, Panginoon, ang kahilingan ni Felicidad Berriadiano para po sa PAMI Church na ito ay bagong organized. Salangin po naway maging matatag sa panampalataya ang mga kaanib doon at naway magkaroon po sila ng church building na loobin na ito po'y panukalan nila upang ang mga kapatiran doon ay merong isang magandang simbahan na kung saan sila doon magpupuri sa Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang request ni Sister Laila Lanao para po kay Nanay Inay ni Nita Onyate. Nawa po ang kagalingan din sa sakit ng tuhod ang sumakanya at ang mabuting kalusugan, Panginoon. Kaya amin ding idinadalangin ang aming mga kapatid na sa ibayong dagat, mga OFWs. Hindi po nawang ingatan sila, Ama, pagpalain ang kalusugan at sila po nawa, Panginoon, ay patuloy na maging tapat sa paglilingkod po, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, maging matibay po sila. Malayo po sila sa kanilang pamilya. Panginoon, aming idinadalangin ang aming mga paglilingkod ng Hope and Love. Patuloy po itong lumago, maging pagpapala po sa mga kapatid at mga kaibigang araw-araw tumutunghay. I-bless niyo po ang aming mga tumutulong, ang mga donor, sponsor, mga supporter, maging ang aming mga Facebook liker, sharer, tapan at star senders. Panginoon, ang araw na ito ng paghahanda, maihanda po namin ang lahat. At sa araw ng Sabat, kami po'y maglilingkod, sasamba't magpupuri sa inyo. Salamat po kay Sir Batulayan, pagpalain ng kanyang buong pamilya, ang kanyang patuloy na pangunguna, paglilingkod, lalo tigid sa Adventist Community Services. Maipadama namin ang tunay na pagmamahal sa aming Panginoon at ganoon din sa aming kapwa, at naway sa inyong pagdating, Panginoon,
ay aming marinig ang inyong salita. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Salamat po. Amin na pong tinatanggap ang inyong kasagutan sa pangalan po ng aming Panong Jesus. Amen. Okay, thank you so much, Sir Yomar. Thank you, Pastor Jube, sa inyong panguna sa ating panalangin sa umagang ito. At ay dadako sa ating mga pagbati sa ating mga viewers, Pastor Jube. Yes po, ito ay general greetings na lamang po sa lahat ng ating sumubaybay ngayong umaga. Good morning sa mga nag-comment. Good morning. At sa mga hindi po nag-comment, na nariyan nanonood, salamat po ng marami. At nire-recognize po namin ang inyong pagsubaybay, pagsuporta sa ating morning devotional. At sa pamagitan po ng pagpa-flash ng inyong mga names, ay sa gayong kaparaanan, ay nabati na po namin kayo. Salamat po. Okay, thank you so much, Pastor Jubis, sa pagbibigay daan ng mga bati at mga taga-subaybay sa umagang ito. Tayo dadako na po sa atin pong mga parting words. Ano po? Ating pakinggan ng ating admin, si Brother Joses. Yan, maraming salamat po sa pagkakataong muli na makasama po ang aking mga co-hosts. Yan, mga gwapo. Pastor Juby, Pastor Porto, at si Ma'am Lina. At ikisamat sa lahat, pinabati ko din po si Brother Glenn. Brother Glenn, magpagaling ka na dyan. Namimiss ka na namin sa Hope and Love. Si Sir Batulayan, maraming salamat po. Nagkita muli tayo dito sa ano lang, no? Sa media ministry. At namimiss ko na po yung ating kwentuhan. Salamat po sa inyo. Graduate ka na daw para magkita kayo sa South Central. Lapit na po. Okay, thank you so much, Brother Joseph. Sa iyo namang presensya ngayong umaga. Sana'y kay laging maka-join dito sa ating ministry. Okay, at ating pakinggan, ating pong tagapagsalin sa kapakanan ng ating mga kaibigan at mga kapatid na DIF, si Ma'am Lina Parducho. Ayan, salamat po uli na tayo po ay nagkasama-sama at muli po ay tayo ay na-remind ng lahat ng mga salita ng ating Panginoon. Sana po lahat po yung mga bagay na ito may apply natin sa ating mga sarili para pag tayo ay humarap na sa ating Panginoon, sasabihin is, well done, good servant. Enter the joy of life. So salamat po at ang lagi ko pong pinapakiusap sa inyo, paki-share naman po yung ating link para doon po sa ating mga DEF members, sa ating mga DEF na mga kakilala, kahit po hindi pa sila Adventist, hindi pa nila ano, so para nga po kanila ding makilala ang ating Panginoon upang sila ay magkaroon ng kaligtasan at kapag sila ay nakarating doon sa langit na bayan, isang malaking kagalakan na sila ay makakarinig at makakasalita doon na dito sa sanlibutan po sila nabigyan ng mga bagay na ito. Salamat po and happy preparation day. Thank you. Okay, thank you so much, Ma'am Lina, sa iyong patuloy na kasigasigan na paglingkuran ang atin pong mga kaibigan at mga kapatid na din sa pamagitan ng ministeryong ito. At atin pong pakikinggan ang atin pong tagapagsalita, si Sir Leomer, sa kanyang parting words. Thank you very much, Hope and Love. Okay, kayo na bumubuo ng Hope and Love. This is a great ministry. Lalo na meron tayo for the deaf. At napakagandang ministry na ginawa nyo ito. And you have reached throughout the world. Please continue to do this. And I welcome being part of you today. I hope I have opportunities in the future. Si Brother Joseph, I miss AUP, I miss my working students, hindi ko na alam kung saan na sila ngayon, but the Lord will bless you, continue your studies, you have the good decision to finish studies, do that please, and you will be more useful in the Lord's work. Si Ma'am Lina,
I hope to see you one day. Come and visit us at CLC. Sabi niya, wala siyang kilala dito. Ako ang nag-a-apply na maging kilala mo. You have somebody to come to. Hanapin niya yan. Okay. Okay, okay. The Lord bless us. The Lord bless our ministry. Mabuhay ang hope and love. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you so much, Sir Yomer, sa iyong presensya ngayong umaga, lalagit sa iyong ginampanan na pagiging mensahero ng ating Maladis ngayong umaga. At ang amin pong dalangin, Sir Yomer, hindi ito yung huli na kayo yaming makapiling po rito sa ministering ito. Sana ay mayroon pa uling isa pang pagkakataon na kayo ay makapagsalita muli dito po sa ating morning devotional. Thank you so much po sa inyong ginampanan. Thank you so much sa inyong pagpupuyat sa ating dry run kagabi. Ano po, bagamat na naging successful po lang po tayo ngayong umaga. Ano, kay Ma'am Aileen, kung saan napuyat din po sa atin. Ano po, so God bless po sa inyo. At ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumayin niyong palagi. Ano po? At ating pakinggan po ang ating pong host, Pastor Joby, sa kanya po namang parting words. Yes po, maraming salamat nga sa Panginoon sa tagumpay ng ating broadcast. Sama natin si Ma'am Lina, Brother Joseph, Pastor Porto, at ang lingkod ng Panginoon, si Coach Leomer Batulayan. Ma'am Lina, huwag ka nang mag-alala, hindi ka na magugutom pag ikaw ay dumalaw sa South Central. Meron na pong somebody tatanggap sa iyo at ipadadama ang pagpapalan ng Panginoon. Meron na pong BGM. Baka kayo hindi pa po nakakarating ng San Pablo sa South Central, may BGM po. Masasarap ang mga pagkain. Hindi ko pa yung natikman. Hindi pa natikman. Okay, si Coach Leomer ang mag-treat sa iyo sa BGM. Kasi nung pumunta ka dyan sa San Pablo, Sabado yon. Noong okay. Celebration at ordination. Pumunta ka ng Monday to Thursday. Sigurado nandiyan si Sir. Hanapin mo Sir Leomer pagpunta mo doon. At sigurado dalhin ka sa BGM ni Sir Leomer. Sige po, I'll try. Yes. So, okay, thank you po. So, ang Hope and Love po, patuloy na naghahanap pa ng mga speakers. Napakarami pa pong slots ang November. Sana po ay may mai-recommenda kayo o kayo mismo ang mag-volunteer na kayo po'y speaker, kayo po'y aming malugod na tinatanggap. Salamat po sa ating mga liker, sharer, at ganun din sa ating mga top one, sa ating star senders. At higit sa lahat din po sa ating mga donor, sponsor, supporter na patuloy pong tumutulong upang maipagpapatuloy ang ating broadcast. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, lalo't higit sa nalalapit po na Sabat. Okay, thank you so much, Pastor Joby. At higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating mga Diyos kasi nagdudulot ng tagumpay sa ating pagsama-sama sa tuwing dumarating ang umaga ng ating pagsasalo sa morning devotional. So, salamat po sa ating mga Diyos sa umaga ito na tayo muling binusog ng kanyang mga mensahe. At masaganang araw nawa ang maranasan ng bawat isa sa atin, punong-puno ng kasiglahan, punong-puno ng inspirasyon, dahilan po sa mensaheng ating pinakinggan po sa umaga ito. Narito po muli ang upanlab ay nagpapaalam at nagsasabing, bukas huwag po kayong mawawala sapagkat napakaganda pong talakayan ay atin pong muling inaasahan. Kaya nga po, amin pong inipinaanyay sa inyo, sa loob ng isang oras kalahati ay muli po namin kayo makasama sa araw ng bukas upang patuloy po natin pakinggan ang mga mahalagang mensahe ng ating mahal na Diyos at patuloy po tayong dudulog sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Narito po muli ang upanlab na mamaalam at nagsasabing ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Babay na po and God bless po sa ating lahat. Babay po. Ibubuhos na langit ang bangko.
mamatay lahat. Ang Diyos na sasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sobra, kidlat kulog ay maririnig at ang lahat ng natitira ay lindol ay ayanin. Ang Diyos na sasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Makauwi. Ang Diyos na sasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating.